So magandang araw po ulit at welcome back again to my channel. So ngayon po pag-uusapan natin ngayon yung mga USB. May hawak po ako ditong USB. Kung makikita nyo po, ito ay SanDisk. Wala po akong ibang ginagamit na brand ng USB kundi SanDisk lang saka Kingston. Pero ever since po, yung mga USB ko puro SanDisk talaga. Yun po yung ginagamit ko. So, marami ng mga naglalabasan ngayon na iba't ibang klase ng USB. So, parang pinakamalaki ngayon ay nasa 2TB saka 1TB. So, dalawang company pa lang po ang humahawak nun. Kung i-check natin sa Amazon, dalawa lang po yung lalabas na mataas. Ito pong Corsair at saka ito pong Kingston Digital 2TB Data Traveler Ultimate GT. Yan po ay 2TB, 1TB, saka 2TB. Pero pong titingnan natin ang presyo, masyado mahal. And the other one, ito po ang medyo mura, pero is $356.67 is 1TB naman siya. So yan pa lang po yung pinakamalaki ngayon na legitimate brand. Na talagang branded. Wala na pong ibang mas mataas dyan. Kung meron po kayo napapansin na iba, hindi po legit yun. Pwede po kasing modified lang po yun ng software or hardware. Sa hardware po, pwede kasing ginagawa nila, pinagko-combine lang nila yung mga non-plus, then hinihinang po nila yun. Then, parang isi-series lang nila, or naka-series lang yun, so i-add lang niya. Halimbawa, pag pinagtabi mo yung dalawang 64, mayiging 128 yun. So, marami kang 164 na ikakabit. So, i-multiply mo yun. Depende sa number ng memory na ilalagay mo. Yung chips lang yon. Pero, hindi po lahat gumagawa nun. Bihira lang po. Pero, marami tayong mga commercial na na napapansin o nababasa na meron mga 1TB. Especially yung mga nababasa na nakikita natin sa Lazada na nagtitinda, hindi sa sinisira kung Lazada, no? Pero dapat po ay maging aware tayo sa pagbili. Kung minsan po, alam ko po na minsan meron tayong sobrang pera, pero dapat po ay maging wise din tayo. So, bakit po tayo nandito ngayon? So, papakita ko po sa inyo kung paano po mag-fake o mameke ng USB. Halimbawa po, ito pong hawak ko ng USB. Ito po ay nasa 16 gig lang siya. Kung mapapansin nyo po, yan. Kung meron po kayong model nito, ito po ay 16 gig lang. Pero pwede ko po kasing palabasin na gagawin natin itong 1 tera. Hindi naman po, papakita ko po sa inyo ang proseso kung paano po natin madadaya ang Windows o ang Linux na ang Windows or Linux na basahin niya itong USB na hawak ko na 16 gig lang na basahin niya na magiging 1 tera. So ganun po ang gagawin natin. Pero bago yan, ito po ay for educational purposes lamang, para lang po maipakita ko sa inyo na posible na palitan ang capacity ng isang USB flash drive. So ito po ay medyo malaki-laki, 16 gig. So gagawin po natin siyang 1 terabyte USB flash drive. So paano po natin malalaman? So switch muna ako. Pag sinaksak ko po kasi ito, may kita po natin dito itong USB drive na yan. Pag tiningnan ko po yung properties niyan, may kita nyo po ay ito, 15 gig or 14.3 gigabytes. So, ang gagawin po natin, kailangan po, ang mababasa ni Windows, ang capacity nito ay 1 tera. Ganun po yung gagawin natin. O, sige, huwag na po natin patagalin, ano? So, ganito po yun. Gagamit po tayo ng mag-BBM ako dahil kailangan ko po ang Linux para gawin yan. Hindi po yan kaya ng Windows o hindi ko pa po siya nasubukan para sa Windows. So,
Open ko lang po, sorry. Sabi ko nga po, hindi po siya kaya sa Windows at hindi ko pa siya or hindi ko pa po siya nasusubukan gawin sa Windows. So sa Linux po natin siya gagawin. Meron po ako ditong Linux Mint. Papaandarin lang natin, ano? So hintayin lang po natin siya mag-boot. Mag-boot po 'yan. Ilaano ko na lang dito para nasa gilid lang siya. Ayan. Papasok ko lang po yung password ko. Hintayin lang po natin mag-boot. Ayan, ma-maximize ko na lang. Nakita na, i-reinsert ko po dito para po maayos na natin, ano, ma-configure na natin. Sabi ko kanina, ito pong 16 gig USB flash drive na to, gagawin ko po itong 1 tera. So, i-insert po natin para po makilala ng guest operating system ko. Yun. So, ito na po yung USB ko. So, ang gagawin lang po natin is i-mount natin yan. Lilipat ko lang po dito to para may kita mamaya dun eh. So, i-mount ko lang po to. May kita po natin dito. Ang nakalagay ay 13 gig na lang natitira. So, ang gagawin po natin umuna ay ipo-format po natin ito. Ipo-format po natin to para po mabura lahat ng laman. So, bago nyo po gawin to, siguraduhin nyo po yung mga file dyan ay hindi nyo na po kailangan. Baka po kasi yung USB na gagamitin nyo ay kailangan nyo po. So, kailangan po na-backup nyo na. So far sa akin, wala na po akong problema dyan. Na-backup ko na po yan. So, ngayon po, pwede ko na siyang i-format. So, ipo-format lang natin siya. Ito po siya, 15 gig thumb drive ng SanDisk. So, ang gagawin ko lang dyan is format partition. Then, ito po ang lalagay natin. For use with all system and device, PAT32. Then, i-erase natin. In-next, lalagyan lang natin ng ano. Lagyan natin 1 TB drive. So, kasi gagawin natin siyang 1 terabyte. So, in-next lang natin yan. Dev SDB1. So, yan siya. Po-format lang natin. Kailangan wala siyang laman. Hintayin lang po natin. Yun. Okay na. So, yun po. Na-format na siya. No? May serial number na rin siyang binigay. So, i-close ko na po to. Dahil na-format na siya. Then, check natin dito sa computer ko ulit. So, ito siya. So, yan. Naka-mount na siya. So, pag naka-mount na po yan, wala na siyang laman kasi na-format na nga natin. So, mag-open lang ako ng terminal. Ito lang po, nasa terminal na tayo. Ang gagawin lang natin, titingnan ko muna kung naka-mount talaga siya. So, ilalaki ko lang po ito, no, para makita nyo na maayos. So, i-mount lang. Yun. So, kung titingnan po natin, ito po yung USB ko. Ito. LANs 1 TB drive. Ang location niya is nasa dev SDB1. Then mag-command lang tayo para makita natin dito. Ito po yung content ng drive. 15 gig lang po siya. Ito po yung drive natin. Yan po yung drive natin. So ang gagawin, sabi ko nga, gagawin natin yan na 1 tera. So bago yan, i-check ko lang muna to, burahin lang muna natin ibang file dito. Delete na natin yan. So ang gagawin natin dito is mag-create tayo ng directory muna dito. So sa Linux, mas madali gawin, mag-create tayo ng directory. Mkdir, pag sinabi mong mkdir is make directory, magme-make lang tayo ng directory. Then TB folder. Yan. Ibig sabihin, terabyte, magawin natin. Kay any name, USB, terabyte, TB USB.
Ayan. Then, ang gagawin natin is enter lang natin. Automatic. Nakagawa na yon. Kung mag-LS tayo dyan, may kita natin, ito na siya. TV USB. So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa kanya. So, CD, magsi-CD lang tayo. CD, TV, USB. TV, USB. Nakalimutan ko, si Linux pala is case sensitive. So, CD, TV, USB. So, yan, nasa LS. So, wala po siyang, kung mapapansin nyo, wala po siyang laman. So, ang gagawin natin yung gagawa tayo ng isang dummy file. So, magsusudo muna ako. Sudo su, ibig sabihin, kailangan ko ng super user. Enter ko lang yung password ko. Yan, nakasudo na po tayo. So, ang gagawin ko ngayon ay gagawa tayo ng file na yun ang, na yun ang magiging header file niya later on. So, meron pong command dyan, mkdos fs negative c, then kailangan natin ng data file. Sabi ko sa kanya kanina, kailangan natin ng data file, na kailangan po yung i-create natin na data file ay 1 tera. Ito lang kasi, mkdos fs negative c, then negative c, data file 1 1 2 3 4 5 6. Kuminto. Dito natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan, 9. Enter. So, hintayin lang natin. Nagsusulat yan. So, nag-ano siya. So, check natin. LS. L. Yun na. Ito. Nakita nyo. Yun, tama na tayo. Ngayon, may kita nyo yan. 954 gig data file. Yan ang kailangan natin na ililipat natin doon sa flash drive para yan ang babasahin niya. Ganun lang po kasimple yon. So, para ma-sure natin, checkin ulit natin dito sa home folder. Ito. Che-check natin kung gaano ba yung kalaki ang size nito. Properties. May kita nyo po, yan ang sinasabi is 1 terabyte. 1 terabyte yung laki niya. So, i-close na natin yan para malipat na natin. So, ang susunod pong gagawin natin is, since naka-mount po yung 1 terabyte, yung ano natin, ano, yung USB drive natin, naka-mount po yan. Kailangan po natin siyang i-unmount. So, U-mount, i-unmount natin siya. Then, ano yung ano niya? Dev SDB1. Yun. Na-mount na po natin. Nawala na siya rito. So, hindi na po siya naka-mount nun. So, ls again, dot sh, check ulit natin yung ano natin, yung data file natin. Data file, check natin ulit. So, may kita natin siya. Ito yung ano lang niya. Ito lang yung ano niya, yung content niya. Yan. So, kailangan po natin to. Kailangan natin yung exact content ng data file natin. Importante po yan. So, human readable siya, tatanggalin natin yung human readable dyan para makuha natin yung actual data. Data file. Yan. Ito po na itong 24416. Kailangan po natin yan para malipat natin. So, ang gagawin ko is sudo. I-head ko, magsusudo po tayo. Sudo C, kukunin po natin yon. So, 2 4 4 1 60 K data file. Then, ipapadala po natin dun sa ano natin, sa USB natin, na gagawin natin 1 tera. So, ang gagawin natin is, ano yung ano niya, dev sdb1, isi-send po natin siya doon. So, enter lang natin. Hintayin lang po natin yan kasi sinusulat niya yung file doon sa flash drive natin. Medyo matagal lang po ng konti yan. Hintayin lang po natin. Yun, tapos na siya. Ibig sabihin na isulat niya na. So, ang gagawin natin, kailangan natin siya uling imamount uli natin
yung file para makita nyo kung pumasok ba siya talaga. So check natin dito sa ano, sa computer uli natin ito. Check natin yan dyan. So nakalagay dyan 15 gig yung volume nya. Pero pag binuksan po natin yan, open natin yan, hintayin lang natin. Yun, nag-open po na yan. Pag in-open na po natin yan, may kita nyo rito, yung free space nya is 1 terabyte na siya. Pero dito nakalagay 15 gig pa rin siya. So kahit i-check natin yung properties niya, nakalagay is 1 terabyte volume na siya. Yung free space niya is 1 terabyte. So ang problema na lang natin, kailangan natin baguhin to. Kailangan natin baguhin yan para lalabas na 1 terabyte talaga siya. Ang gagawin natin yan, try natin mag-restart. Mag-close natin yung terminal. I-restart ko lang itong ano ko, itong system ko. Restart ko lang. Yan, nilaran ko rin terminal. M label I and then dev sdb1 colon 1 TB dev permission denied. So magsusudo lang ako, sudo su let me in. So na-check na natin ano. So ngayon ulitin ko lang yung ano, m label i, then dev sdb1 1 TB drive. Yun, so yan na po. So nag-restart lang ako, you know? So 1 TB drive na siya. So check natin sa properties, automatic 1 terabyte na siya. Inode 1 terabyte na rin dito. So i-close ko lang yan. Try natin view sa Windows, no? So ang gagawin ko, i-close ko lang po itong host natin, host operating system. So shutdown ko lang siya. So ayan, nasa Windows na po tayo. Na-close ko na yan, no? So check natin yung file natin. So ito na yung USB natin. Check natin yung content. Kung titingnan nyo po, siya talaga ay 1 terabyte. 1 terabyte na siya. So try po natin maglipat ng files natin. So punta po tayo sa download. Nice. O, sa dito tayo sa download, o dito tayo sa ano, sa temp. May mga videos po tayo dyan na ginawa. So halimbawa ito, check natin to, ilalagay natin dito sa pan drive natin. So 620 nagkokopya siya, no? So hintayin lang natin. Na ibig sabihin yung ginawa nating drive 16 gig lang siya. Alam nyo naman na 16 gig lang siya, magagamit natin yon. Hindi siya maglo-lock as well as dapat. Tatandaan lang natin na ang capacity ng drive natin na pinake natin into 1 terabyte is 16 gig lang. Huwag po kayong magsosobra ng maglalagay ng files na lalagpas ka ng 12 gig. Kasi 16 gig lang po yung flash drive natin. Pinake lang natin para mabasa ni Windows na siya ay 1 tera. So dapat hanggang 12 gig lang po yung ilalagay nating content.
pag lumagpas po doon, magkakaroon po tayo ng cycle loop. So, mag-override na mag-override, masisira po yung mga files nyo. Kasi po, ang mangyayari niyan, buburahin nyo yung nando doon para ilagay yung files nyo. Yun po yung mga nangyayari sa mga fake din na USB flash drive, kaya nasisira. Kasi po, na-reach na nila yung limit. So, naglagay ka pa ng file, ipapatong niya lang na ipapatong. Doon ang mangyayari, yung previous file mo, masisira yon kasi mapatungan niya. So, ganun na nangyayari. Endless loop lang po yon. So, masi hanggang hindi na pumabasa yung flash drive nyo. So, ito, chine-check lang natin to, no. So, medyo mabagal lang siya mag-copy. Nasa 7 Mbps lang siya. May 7 tama. 2-3-4 Mbps lang siya. Pero, magkocopy yan. Hintayin lang po natin. So, diyan kung ano yung ginagawa natin sa regular na ano na flash drive, magagawa din natin diyan. Pero ito nga po sinasabi ko lang, this is for educational purposes, para po alam nyo lang na posible po madaya yung capacity ng flash drive. Kaya wag po ngayon po, pwede nating gawing 2 tera yan, kahit gawin pa natin 4 tera. Pwede, possible po 'yon. Yung 6 steps na binigay ko, possibly po yun. So, talagang mamomodified po natin doon ng gusto. Ayan po, nakakopya na siya. Kung titingnan natin yan, pag nag-ano tayo dito, check natin yung properties, may kita po natin dito, 634 MB. So, nabawasan na, 552 na lang yung natitira sa atin. So, lahat ng ano, pwede rin tayo magawa dito ng folder. Ayan, then i-rename lang natin, dami. So, pwede rin tayo magawa ng file. So, lahat pwede natin gawin dito kasi hindi pa naman natin naabot yung 12 gig. Magloloko lang yan pag naabot natin 12 gig, 13 gig, magloloko na po siya. Kasi po yung actual capacity talaga ng drive natin is 1 terabyte lang. Kung titingnan po natin sa ano, sa disk manager ni Windows and this mgmt.msc, kung titingnan po natin dyan, hintayin lang natin ano, at nagbabasa pa. Correct, yan, loading this information na. Yun, ito po tayo. Yan. Lalabas dito na siya talaga ay 16 gig lang. Di ba? Pero ang nababasa niya rito, kung mababasa niya rito, siya ay 9, ang capacity niya is 953.44 gig or 953 gig. Then yung free space niya is 952.82 gig ang nababasa niya rito. Pero dito sa gilid na to, sa dito is automatic yan, 14.32 gig lang. So yun, so yun talaga yung actual na ano niya. Pero pag titingnan natin dito is 1 tera siya. Bakit? Kasi nga po yung header file na yung ginawa nating dummy kanina na 1 tera na dummy file, yun yung pinasok natin sa unahan. Pinakauna, yun ang binabasa ngayon ni Windows. Yun yung explanation natin doon. So, kung ano yung file na ginawa, temp file natin at ginawa natin, di ba nag-command tayo kanina, nag-command tayo sa head, pinadala natin sa kanya. Yun lang yung binabasa ngayon ni Windows. Kaya, ang tingin niya ngayon dito sa capacity nito is 952. Kung sakali po makaka bili kayo ng mga USB flash drive, eh punta po kaagad kayo sa disk management at checkin nyo po doon kung yun po talaga yung content niya. Pero sabi ko nga po, pag iyon ay, ito kasi ang, itong ginawa natin is software modification lang to. Minodified lang natin siya via software. So, pinake lang natin si Windows. Yung iba, kaya po sinabi ko kanina, yung iba pong kasing ginagawa is via hardware. Yung pinagkakaroon sila ng series of non-cards, then chini-series po nila yon. So, hindi nyo po madedetect dito yon. So, yun. Sana po kahit pa paano ay may natutunan kayo.
sa explanation natin ngayon. So sabi ko nga po, kung susunod po may kita kayo sa mga commercial, sa mga mga advertisement na 1 terabyte yung hard disk nun, ay 1 terabyte yung content ng ano, mag-isip-isip po muna tayo. Dahil sabi ko nga, dalawang brand pa lang ang merong ganong kalaki. The Corsair and the Kingston, yung data traveler niya. So, si SanDisk, wala pa po siyang 1 terabyte na USB. Ang meron lang po sa kanya is 512. Alam ko, meron na siyang 512 gig. Maliban doon, wala pa po siya. So, yun lang, no? Sana po may matutunan kayo sa video na ginawa ko. So, again, magandang gabi na, no? Magandang gabi po ulit sa inyo. Kung wala kayo sa Pilipinas, magandang araw sa inyo. So, stay tuned po sa mga susunod na video ko.